Hindi kasi kung wala yung mga kapatid nating IP, wala naman tong project na to eh. Kasi walang mamamatay na wika eh. Which is both good and bad, di ba? Sa characters to, eh, no? Misha, sa mga characters ninyo. Nako. Not only for the character, actually for the whole process. Kasi unique yung kung paano namin binuo yung buong proyekto. Majority of the process na nasabi na ni Vimo. Pero as an individual, umpisa pala actually, December 2018, nung pinag-usapan natin. Tanda mo pa. Yes. When he introduced me the idea of this project, we were actually wanting to do 9 dying languages. Oo, original. Kasi, nine na silang identified na namamatay na nga eh. However, you know, budget. So, dalawa lang yung kinaya. Pero, kasi tinanong ko agad kay Vim, ano ba ang treatment? Kasi at saka sinong target natin, target audience, kasi habang pinag-uusapan namin, nagiging klaro siya sa akin na ito ba ay textbook, ang ano bang goal natin for preservation, sa akademya ba, you know? Kasi napaka-definite ng material eh, di ba? So, wala pang script and everything. Yan yung pinag-uusapan namin. Actually, sabi nga ni Vim sa akin, hindi ko pa sure kung paano. Kasi, hindi siya pwede i-full docu. Kasi, ang isang problem, if I remember correctly, Vim, kaya hindi siya pwede i-full docu. Yung pangangalap ng impormasyon mismo, yung datos na available, butas-butas na siya kasi nga, napansin nyo, di ba may mga hindi na nga nakakapagsalita. So, paano natin bubuuin yun? Diba, nasa lingwahe nila ng itong mga IP na to. So, hindi mag-full docu. So, docudrama, yes. Okay, kung mag-docudrama tayo, again, paano? Yun. So, tama yung sinabi niya na it was like on an everyday basis na binubuo namin siya. Kasi, nag-occur sila, sila advance party. So, somehow may structure. Pagdating namin, ayaw, ito na yung structure, pero nag-iiba talaga siya, as in, literally. Pagpunta namin yun, sa biyahe pa lang papunta sa mismong locations, yun sa mismong kakausapin na namin sila. Kaya hindi talaga mag-work. Umpisa pa lang, alam na namin, walang script, hindi kasi posible. Ang meron kami dito, ano yung keywords, ano yung nahawakan, as in, ano yung tangible, according to research, na merong salita. And then, yung lahat halos ng mga sinabi namin ni Khalil, apart from the monologues, adlib yung pinipick up namin sa sinasabi nila sa mga kausap namin in the moment. Because we cannot really afford to prepare in the sense of having a script. Kasi how can you make one? Yun, yun talaga yung unang tanong. So yun, na-pick up mo yung mga yun and nag-improvise ka ganun. Oh, actually, not only ko pa di-claim na ako lang, as in buo kami niyan. As not only the actors, not only the director, pati yung staff, PD, everyone, lahat talaga on the go, kung ano yung nandyan, react. Because that's what we could afford to do. Ganun siyang klase ng project. Kaya, for me as an actor naman, kaya grabe ang enriching ng experience because hindi pwedeng actor lang ako. Kailangan Girl Scout ako. Dapat, lagi kang on your toes, matalas isip mo, matalas pakiramdam mo, troubleshooter ka, problem solver ka, not only because ang liit ng production team, kung hindi, right off the bat naiintindihan namin, okay, ito yung kailangan sa amin eh. Hindi nga mag-work na magaling na kami mag-memorize eh. Hindi, kasi even the monologues actually, lalo na dun sa second part, yung monologue na yun, hours before namin shoot, habang sinushoot namin, sinusulat niya. Kasi nakuha namin yung kwento na yun, habang kinikwento ni ate na naka-pink. Doon lang siya pwede mag-create ng monologue na yun. So that's only one after that na pwede namin siya i-shoot. At doon niya ma-formulate, okay, anong treatment natin for that scene? Para meron siyang accessible interpretation dun sa monologue.
Yung biggest takeaways, ako una, yung natuwa ako dun sa matutuhan yung approach, kung paano mag-approach kapag ang subject mo mga IPs, di ba? Mayroon talaga na stricto ang NCIP, na may dialogue talaga, may pinamahan din sila, so may protocols na kailangan sundin. So, oo, na hindi pala ganun kadali na, uy, may dupaninan agta, uy, interviewin kita, wait ang mga tanong ako sa'yo. Hindi siya ganun. May pagpapaalam, so maayos yung arrangement, di ba? Kagaya namin nung sinabi ni Sir Bim, para hindi tayo pumunta doon sa sitwasyon na abuser na yung abuser na exploit yung kanilang sitwasyon or yung kanilang kwento. So yun yung first takeaway ko. Ang ganda noon, parang natuwa ako doon sa may protocol siya. Pangalawa, yung ano, 'di ba sa paaralan, 'di ba lagi nating pag-aaralan na lang natin narinig yung oral tradition. Pero kung naalala ko lang mga habang pinapanood ko, ang galing nila magkwento, kumbaga naging witness kami at na-experience namin mismo yung oral tradition, yung mga salindila talaga na nagkukwento sila. Ang galing na magkwento, di ba? Parang si na kuya, si ate, tuloy-tuloy yung pagkukwento nila, ang haba-haba ng mga storya. Tapos yun yung oral tradition na talaga naging witness kami. So magandang na natutuwa rin ako sa experience na yun. So isa yun sa takeaways ko rin. Pwede magdagdag, mag-takeaway, naalala ko lang. Hindi kasi kung wala yung mga kapatid nating IP, wala naman tong project na to eh. Kasi walang mamamatay na wika eh. Which is both good and bad, di ba? I mean, pag nandun ka na pala, na-witness mo na, actually yung sinabakit Edna, yung unang segment, kung sino yung kausap namin na apat na matatanda, sila na lang ang nakakapagsalita nun. So pag na-witness mo, nandoon ka, tapos na-realize mo, okay, pag nawala sila, burado na. Burado na yung language and possibly mabubura yung kultura. At 2018 pa yun? Ano na ngayon? Yes, 2018 yun. Oo. Di ba nag-pandemya pa? So, yung pakiramdam na, alam ko cliche ito eh, pero when you're in the moment na nakita mo yung sino ka lang ba sa whole scheme of things, not only that it is humbling, alam mo yung, ang tanong ko talaga no, na pagkatapos namin gawin yung umpisahan gawin yun, yung ano lang bang alam ko? So I just wanna keep on walking and trying to find out, oo nga, no, sino lang ba ako dito sa mundo, nasaan na ba ako? Hindi importante saan ako papunta muna eh. Oo, sino lang ba ako? Ano lang bang alam ko? Kasi, I didn't feel small, I felt insignificant. Kasi yun yung bagay na mamamatay na kultura nila, ano bang magagawa ko dun?